para naman ano, ano naman sa buwan. Recover ko na siya para at least ma-commission ko na mamaya. So yung solar panel, nandun na sa taas yung tatlo. So tatlo na lang yung kulang. Kasi pinagtrabahan pa ng ibubuha. So yan. Okay. Okay, so medyo malinis na. Ito na lang yung kapera ko kasi okay na yung mga wellings. Ulitin ko, sa mga gusto mag-DIY dyan ha, comment nila ako sa baba, okay? Or you can visit my Facebook page or Messenger para ma-video call ko kayo. Para matulungan. So you got this everyone. See you mamaya. Ito na mga kaworks, na-energize na, no? Pero wala na tayong harvest sa solar. So, yan. Makikita nyo, umilaw na yung ano, no? Mga ilaw dito. Okay. So, wait lang. Lalagyan ko muna ng label. So, lalagyan natin ng label. Opya. Yeah. So, ito yung output. Ito naman yung sa solar. Solar. Ito naman yung para sa inverter. Ito naman para sa controller. Try natin PV controller. Controller dito. Wala pa. Balik ko lang on para bukas. Kumbaga wala pa paninche ito. Ano yung ano, no? Layout ng taas. Okay. Didemo ko lang sa inyo para tapos makikita nyo rin. Ano? So, yung anim na solar panel dun sa taas. Okay. So, ganito yung ano, no? Layout. So, tatlo. And then, another three panels. Sensya na kayo guys kasi solo-solo lang tong paggawa ko ng video, no? Wala akong cameraman. Okay, so yan. Tatlong solar panel dito din sa kabilang surface ng roof, tatlo din. So yan. So positive negative. So ang ginawa ko, since yung controller is up to 150 volts yung maximum input voltage, yung SRNA 60 ohms. So sineres ko yung tatlo, no? So, series connection. Kasi hindi tayo pwedeng lumagpas dun sa specification ng controller. So, pag mabaliktad na, so ganito din yung terminal sa baba. So, ang ginawa ko, para hindi masyadong, kung ano, malayo yung distance para sa pagparallel. Okay. So, sa pag-series ko dito sa taas, yung negative, kinanik ko dito sa positive, ganito. Yan. So yan. Ganyan. Okay. Ito namang negative. So connected din siya dito sa positive na series. So yan. So ngayon, yung sa pagparallel, so ito na yung positive terminal, ito naman yung positive. So yan. Gumamit ako ng MC4Y. So silbi ganito yung MC4Y, no, para sa positive. So, yan. Drawing ko lang.
ganyan. Dito sa drawing, aabot talaga siya, no? So, ganyan. Ayan. Pero doon sa actual, pumutol pa ako ng wire para pangdugtong dito. Hanggang dito lang yan yung connector, eh. So, ganyan. So, ganun din dito sa kabila. So, ganito. So, ayan. Para sa negative naman. So, assume natin na ganito yung ginawa ko sa actual. O, nagdugtong ako ng wire. Kasi yung layo kasi yung distance from this panel to this panel. So, yan. Pause muna. So, yan. So, ito na yung continuation, ano? So, para sa positive, gumamit ako MC for Y. Yan, combine ko yung dalawang positive. Dito din naman sa negative. Gumamit din ako ng MC for Y. Sa actual, malayo po yan yung distance ng dalawang grupo, ano? So, ganito. Naglagay ako ng extension. Bumili ako ng MC for connector para ma-connect sila. So, dito naman sa grounding, okay? Yung solar panel natin is nilagyan ko ng ground din, ano? Para safety. Kasi kung tatamaan naman ng kidlat, hindi na siya dadaloy sa ibang parts, kundi siya lang mismo yung makukuhan, ano? So, ganito, may wire na nakalope bawat panel. So, ganito din sa kabila. Okay? And then, ito, kung makikita nyo, meron akong denoing wire din po yan, papunta dito sa relings, which is papunta din sa ground. So, ito yung gano'n, no? Sa positive supply, pula yung wire. Sa negative supply, black. So, papunta na tayo sa baba, no? So, mag-drawing ako ngayon ng controller. Okay, so yung SRNE na controller, 60 amps. 60 amps. So, lagyan ko na lang ng MPPT. Wag na lang yung kuwan, ano? Or, sige, lagyan natin ng pangalan, SRNE. Okay, so meron siyang PB input. Okay, meron din yung positive. Meron din para sa battery. So, makikita nyo po yan yung label dun sa baba ng controller. So, hindi ibig sabihin na ganito yung orientation or ginawa ko. Susundan nyo talaga. Ang pinaka-importante dyan, tingnan nyo talaga yung label, ano? Baka magkamali kayo. Kasi itong controller na to, yung positive nyo sa battery parang nandito banda. Okay, dito sa DC loads. Okay, meron kasi itong DC loads output, eh. So, yan. Positive, negative din. Pero basta yun lang, ha. Yung payo ko, tingnan nyo yung label ng controller. Meron po yan. Okay? So, ito para sa PV. So, dito natin yung i-connect ngayon. So, maglagay tayo ng okay, DC-SPD o Surge Protection Device, DC-CB. Since nakaparallel dalawa, hindi naman naabot ng mga kwanta, no? 22 amps maximum. So, gagamitan lang natin at least mga 32 amps. 32 amps na breaker kasi nakadalawang parallel tayo, no? So, ganun lang. So, yan. So, comment na lang po kayo sa baba kung gusto nyo ng computation. Paano mag-size up ng breaker at saka wire. Okay? So, yan. Pasok natin siya sa SPD. So, pwede nyo rin unahin dito sa breaker bago sa SPD or sa SPD bago sa breaker. Same lang naman yan, no? So, maglagay lang kayo ng jumper dito. Okay? Yan. Dito din sa kabila. Yan. Okay? Huwag niyong kalimutan na i-ground. So, positive goes to positive of the solar panel. Negative, okay, negative from solar connected. So, negative PV input of solar charge controller. So, ito din, ano, meron tayong another DC-CB. So, to compute the size correct rated current to breaker na kailangan magamit for 60 amps controller, okay? So, kung ma-maximize nyo yung 60 amps na charging, 60 times 1.25 sa safety factor, ano? Yan yung size ng breaker na gagamitin nyo. So, anyway, 6 na panel, so hindi naman siya abot ng mga 60 amps. Okay, tingnan natin, wait lang. So, ito na controller, pwede siya sa 12,
24 or 48 volts. So, tingnan natin ha. Ilang panel? 6. Uy, walang pa na. Okay, 6 times 400 watts. So, 24. So, yung system natin na ginawa is 48 volts kasi yung inverter 48. So, divide 48. Maximum current na ikakarga niya is 50 amps. So, therefore, 50 amps lang, hindi pa na-maximize yung 60. Pwede ka lang gumamit ng 63 amps. Okay, pero yung ginawa ko doon sa actual, okay? Okay, wag na lang, no? Ikukang ko na lang sa actual. 80 amperes yung ginamit ko na breaker, ano? Kasi may tendency pa na mag-upgrade pa dito, ano? Na solar panel. So, ma-maximize yung 60. So, 60 times 1.25. So, 75 amps. So, kaya ginamitan ko ng 80 amps na breaker. So, yun lang. So, next, connect natin ngayon sa battery. So, panimula ng client natin, nasa apat lang na battery, no? Pasensya na guys, kasi wala akong taghawak ng camera. Medyo mahirap, ano? Pause ko lang muna. Na mga kaibigan, so yung apat na battery, ano? So, lagyan ko na rin ng label. So, 4 pieces, 12 volts, 200 AH battery. So, yan. Dito naman sa solar panel, 6 pieces, 400 watts, monocrystalline, okay? PV or photovoltaic. So, yan. Since na-connect na natin sa apat na battery, so, hindi tayo pwede mag-connect ng inverter dito, ha? Kasi yung inverter, sa starting pa lang nun, ano? Kahit wala pang load, pag-operate mo pa lang, malaking current yung kinukuha. So, titingnan din natin yung maximum output current ng 60 amps na controller para dito sa DC out is nasa kuwan lang ata, 30 amps, 30 o 40. So, mga ganun, ano? So, i-multiply natin, for example, 30 amps times 48. So, nasa 1.4 lang, kilowatt. Kung inverter na ginamit natin, nasa 6 kilowatt. Tapos yung load na possible magagamit doon kung fully operated sila lahat, ano, aabot ng mga 3 kilowatt. So, hindi na allowable na itatap natin dito. So, sa inverter, dapat nandun na direct sa battery. So, maglagay na naman tayo ng another breaker. So, yung ginamit ko dito is 125 amps na. Okay, DC CB. So, yan. So, yung input nasa taas, okay. So, yan. So, doon sa mga nagtatanong din, ano, okay lang ba na kahit dito sa ilalim yung kuan, anong tawag nito, input or supply, nasa taas yung kuan. So, anyway, pwede naman. Kaso nga lang, meron kasing mga breaker na yung tripping mechanism nila nandito sa kuan, ano, taas. Okay. So, kailangan yung input talaga nandun sa taas. Kasi meron yung symbol katulad nito. Yung ganito. Ito. So, yan. So, kung makikita nyo yung sa miniature, dito nakalagay yung tripping mechanism nyo, no? Ito. So, kailangan yung input nasa taas. Okay, yung susupply nyo na nasa baba. Pero at least, kung any irregularities na mag-occur, okay, magkaka-trip off yung breaker nyo. Okay. Kasi kung mabaliktad mo yan, kung nakikita nyo minsan, ano, nasusunog na yung terminal ng breaker, dito, for example, nasunog na to, pero hindi pa nagtitrip yung breaker nyo. So, ganyan lang, ano, I hope makakatulong. So, yan, papunta na tayo sa inverter. So, yung inverter na gamit ko is one solar. So, yan. Sensya na kayo, medyo magalaw yung kon-kono kamay. So, yan. So, sa inverter, meron niyang AC, meron din niyang DC. So, AC and DC. So, sa AC, meron siyang input. Okay. Nakalagay doon, ground, live, at saka neutral. Meron din po siyang output. Okay. Ground, live, neutral. So, with in, at saka ang out ng inverter, lagyan natin yun, i-ground natin yan. Okay. So, yun. Dapat nag-ground yan. So, doon sa distribution box, meron doon bus bar, ano? So, lahat ng pang-ground doon yun na i-connect para isang wire ng pababa, ano?
So doon sa setup ko, wala silang kuan ano, anong tawag nito? Hindi sila gagamit ng utility. So that's why ang input wala nang gamit, ano? So yan. So positive supply connected sa positive ng inverter. So yan. Okay. So ito na siya. Ulitin natin from solar panel to controller. Okay, controller to battery, battery to inverter. So every components, mahalaga po ang breaker, ano? Kasi konting problema, magka-shorted yan or an overload. Kung wala kang mga breakers, hindi siya ma-disconnect. Okay, so yan. So next, papunta naman dun sa panel board niya. Okay. So ito yung panel board niya sa bahay. So hindi ko na na-videohan ano, i-drawing ko na lang. Okay. So sa umpisa, supplied by Lieco kasi ang tawag dito ano, sa amin. Okay, supplied by Lieco. Papunta dito sa main nila. Okay, tapos loads na to ano, mga okay, aircon or ano appliances dyan. So first, Lieco supplied. So ang ginawa ko, kinut off ko po yan kasi ayaw na ng may-ari na magkupa ng Lieco, no? Solar alone. So wala nang Lieco. Okay. So yung output ng inverter, naglakay na naman ako ng another breaker. Okay. So mga 20 amps lang. So yung inverter natin nasa 6 kilowatt, ano? So 6,000 watts. Okay, divided times 0.8 para safety niya, 80% lang igamitin natin, ano? So 4.8, maximize ko na yung maximum output capacity ng inverter. So divide to 20 volts kasi AC na siya, 21. So times 1.25, so 27 amps na breaker. So wala tayong 27. So kaya ang ginawa ko sa miniature dito, 32 amps na breaker. So 32. So live. Okay, neutral. So yan. Since wala nang utility supply. Okay. So yan. Hirap naman ito. So wala nang utility supply. Yan. 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 So ganyan yung kuan sa kanila ngayon ano. So kung nakikita niyo dun sa video yung ilaw nila, okay, pinailaw ko na. So yan. So ang Lieco or kung anong tawag sa inyo no, utility or grid, wala na siyang kuan dito sa loob ano. Anyway, para dun sa mga magse-setup din na with utility backup, okay? Ang gagawin niyo lang kung ganito na setup gusto niyo, solar ang priority. Backup ang Lieco so or utility, maglagay lang kayo ng breaker additional ano, MCCB yung may housing, okay, doon mo ipapasok ang Lieco. Bumili ka ng additional na automatic transfer switch or pindi sa iyo manual transfer switch ba or double throw. Okay, so doon mo siya papasok yung utility. Okay. Okay, sample lang natin. No? Pwede natin idagdag dito. No? What if gagamit ka ng utility as backup? Pero doon sa setup ko, walang utility backup pa. So palagay natin ito yung kuan natin. Ano? MTS or manual transfer switch. MTS or ATS or double throw, the same concept lang yan. Ano? Okay. So dalawang circuit breaker yung kuan, ano? MTS. Okay, katulad nito. Yan, ito. So ito yung sample ng MTS, manual transfer switch. So ito yung priority. Okay. Yan. Yan. So yung priority ng MTS, itong blue. Kasi kung naka-on siya, kahit iganon mo yung black, hindi talaga nagtitrip off. So huwag kayong mag-alala, baka sabihin nyo, ano? Baka puputok sir, kasi on, pwede pala siyang ma-on. Pag ganun mo, wala yung contact, ano? Tinest ko na po yan. Kahit i-on mo pa yan, wala. Kasi, oh, kung maririnig nyo yung tunog, oh, nagtitrip off na. Oh, hindi siya maakyat yung kuha niya, no? Yung para sa connector nila. Wala. So, yan. So, ito yung reserve. So, ang gagawin nyo,
For example, ito yung gagamitin natin, no, MTS. So yung utility supply, ilagay natin dito sa reserve. So yan. Dito naman, inverter out. Ganyan. Tapos mag-jump ka lang dito ng wire or loop. Okay, yan. Para either or. So sa ngayon, priority ang solar, di ba? So yan yung close muna. Okay. So papunta na yan dun sa loads mo. Okay, pero anyway ha, hindi to kasama sa kuan ko ha. Kasi yung sa setup natin, solar alone ang mag-supply, okay? Or solar and battery alone. So ito, additional lang po ito, ano? So kung gusto nyo magpakuan, ano? Pwede ka naman, kahit drawing lang. Pwede ko kayo gawa ng video. So yun, ano? So ito na yung setup. 6 na solar panel, 400 watts. Okay, ang ginawa ko, 3 series by 2 parallel string. Okay, so gumamit ako ng MC4Y. Okay. So yan, bago siya pumasok dito sa controller, mayroong SPD, surge protection device at circuit breaker. Supposedly dapat maglagay pa tayo dito ng disconnecting switch or DC circuit breaker ba, ano? Pero sa part ko hindi na. Pero remember, kung magto-troubleshoot ka, magpalit ka ng breaker dito, i-disconnect mo muna dito sa taas, ano? Bago ka mag-kuan dito. Okay? Pero kung meron kang isolator switch, mas maganda kasi kung magto-troubleshoot ka, i-off mo lang yung isolator so wala nang voltage or current na present dito na part. So yun, okay? Pero anyway, depende na lang yan sa inyo, ano? Sa part ko kasi kahit wala na yan, ano? Kasi alam ko naman yung ginagawa ko, ano? Alam ko rin yung safety, no? So yan. Sige, God bless everyone. So yan lang po. Maraming salamat.